Ang dilim, diba? Kasi nga madaling araw yung flight namin papunta ng Samar. 3:50 AM to be exact, kaya 12 pa lang nandito na kami sa NAIA Terminal 4. Sobrang excited ko kasi ito yung pinaka first ever flight ni Aki. At ito yung first ever na makikita niya personally yung kanyang mga lolo at lola sa Samar at mga pinsan. 5 years na nung huli kaming nakapunta dito, magjowa pa lang kami at ngayon kasama na namin si Aki. At baka sa susunod na balik namin, apat na kami. Char! Wag naman, joke lang po Lord. Alam niyo ba na ang pinaka concern ko talaga kay Aki ngayong sasakay ng aeroplano is yung ear pressure or ear pain. Kasi diba sobrang sakit talaga nun sa tenga. Lalo kapag pa-take off na yung aeroplano at kapag pa-landing na. Tuwang-tuwa naman ako kasi hindi talaga namin siya naramdaman as in. At sobrang chill lang kami sa flight na to. After 1.5 hours, nandito na kami agad sa Tacloban. And sumakay ulit kami ng van papunta ng Borongan. 4 hours ang biyahe na to, kaya dito naman ako ngayon kinakabahan kasi baka sumuka dito si Aki sa van. Pero thankfully, natulog lang siya buong oras na nasa van kami. Kaya wala naman pala akong dapat ipag-alala tuwing babiyahe kami. Ako lang tong maraming iniisip. Alam nyo, nakakatuwa yung driver dito sa kanila kasi kada may bababa at sasakay, pinagbubuksan ang pinto. O di sulit na sulit talaga yung bayad. Kulang na lang talaga, saluduhan na kami ni Kuya. At pagdating namin sa terminal ng mga van, ay nandito na ang aming sundo. Ang cute talaga ng mga tricycle sa probinsya kasi ang lalaki at ang daming kasya. Medyo maulan nga lang dito sa kanila, no, kasi meron daw low pressure area. At ilang minuto lang, nandito na agad kami sa bahay. Finally! Wow. Nakakatuwa naman si Aki at agad-agad siyang yumakap sa kanyang lola Tessie. Ang sarap talaga sa feeling nung matagal kayong nagkaiwalay at ngayon nakita na kayong muli. Eto na at naglabas na ng mga chocolate ang Tito Edmar ni Aki. Kaya tignan nyo naman, abang na ang mga person. Aba, syempre nagutom kami at puro snacks lang naman ang kinain namin sa airport. Kaya ito, sakto, lunchtime na. Kain na muna kami. After ng mabilisang kain, nagpahinga lang kami ng kaunti. At ito, may batang naglalaro na rito. Batang isip. Naglakad na muna kami papunta dun sa dagat na malapit lang dito sa bahay. Ayan, at nagpahangin-hangin muna. Inaaya nga akong magduyan dito ng aking asawa, ngunit ako'y nangangambay baka hindi ako kayanin. At banda rito'y nakita ng asawa ko yung mga panghuli ng alimango. Ay nakakatuwa lang kung paano sila natatrap dito sa loob. Sumaglit nga lang kami dito at pumunta naman kami sa tindahan ng Tita Eden ni Aki. Gamit na gamit nga sa amin tong service nila dahil lagi kami kung saan-saan nagpupupunta. Malapit din lang naman ito sa bahay nila. 3, 2, 1, tada! Nandito na kami! Nagpalamig muna kami dito at may pahalo-halo rin naman kasi. Hindi rin kami masyadong nagtagal dito at umuwi rin agad. Ayan, at pag-uwi namin ay maraming buko kaya sinimulan ng sibakin ng asawa ko yan. Ay, ang galing niyang sumibak. Hindi lang ng buko, char. At pagtapos na inaya na akong uminom, ay sinasabi ko nang may masama na namang binabalak talaga ito. Oh, ngayon, humanda ka sa akin, huy! Gagawin kitang buko. Ito talaga yung mga nakakami sa probinsya, yung hindi ka talaga magugutom dito. Etong asawa ko nagpapakitang gilas at gagawa raw siya ng kutsara gawa sa buko. Ay. At etong pagpasok namin sa loob ay nakakita ko ng mga maliliit na alak. Gusto ko itong inumin pero display lang pala to. O siya, eto magluto na nga lang tayo ng alimango pang ating dinner. O tignan nyo, magkamukha na sila, hindi ba? Nagkayod na nga rin ng buko para sa buko salad. Eto na nga ang mga nalalabing oras ng mga alimangong to dahil maya-maya lamang ay nasa tiyan na namin sila. At habang nililinisan nga ay pilit pa rin lumalaban ng isang to. Go fight, winchering! At tuluyan na nga pong tinanggal ang alige. Iba pa rin kasi talaga yung mga seafoods dito sa probinsya, fresh from the dagat talaga. At eto na nga ang oras na itinakda upang maluto ang mga alimangong ito. Sobrang excited na kami kasi bihira lang kami magluto nito sa Manila dahil bukod sa mahal, wala rin kasi akong time magluto. Ngayon pa lang, natatakam na kami. Ayan na, malapit na siyang maluto. Onting halo-halo na lang. At syempre yung pangmalakasang timpla natin. Tara, kain na tayo! Natawa ko dito kasi tignan nyo na lang itsura ni Aki. Takantaka talaga siya kung bakit ganito ko kumain. Takot nga siyang kainin yan kasi nga nakita niya yan nung buhay pa. Akala siguro niya masisipit pa yung uso ko dito. Salamat sa panonood at abangan niyo yung mga susunod pa naming mga videos kasi marami kaming ganap dito sa Samar. Bye!